Pagdating naman po sa entry-level scooter ng Benelli, meron po tayo ritong VZ125. Gaano nga ba kaganda ang scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Maganda rin ang dating at unique din yung itsura nitong kanilang Benelli VZ125. Dito po sa bandang harapan, nagkaroon po siya rito ng V-shape design. So consistent po yan hanggang rito sa taas, hanggang rito po sa kanyang front face cover. Anyway mga KLM, dito sa gitna, nagkaroon po siya rito ng Benelli na chrome color, which is eto naman po yung kanyang logo. Nagkaroon naman po siya ng mga butas rito, yung kanyang windlet na kung saan ay pwedeng pasukan ng hangin. Mayroon naman po tayo ritong kulay yellow na decal. Nakalagay naman po rito yung VZ na kanyang model name. At ang kanya naman pong engine displacement na 125i. EFI na po siya. So meaning to say, ito po ay naka-electronic fuel injection na. Kaya asahan natin, napakatipid po nito pagdating po sa pagkonsumo ng gasolina. Dahil nga ito ay 125 lang at naka-FI na po siya. Ito naman pong kanyang headlight, nagkaroon ng aim shape dito. Agaw pansin, ito pong kanyang napakagandang mga daytime running light. Hanggang rito po sa kanyang turn signals, ha, nagkaroon po siya ng mahabang daytime running light. Make sure pagdating po ng gabi, napakaganda niyan. Pagmasdan. Nagkaroon naman po siya ng partition sa gitna. Mayroon po siya ritong high beam and low beam. Pointed din po yung kanyang edges. At ito pong kanyang turn signals, LED na rin po yung kanyang ginagamit para po sa lahat ng kanyang lighting system. Para sa akin mga KLM, napaka-forma din po yung pagkakaroon niya rito ng windlet, no? Parang nakahang tong part na to. And then may mga pins, kaya very attractive din po siya. Nagkaroon naman po siya rito ng plug na green, white and red. May lining tayo rito na yellow and then nakalagay po yung Benelli brand name. Nagkaroon po siya ng honeycomb design dito and then may butas. Mayroon naman pong nakalagay rito na apple green, black and then gray color pagdating sa kanyang decal. Mapunta naman tayo rito sa kanyang front fender. Two-tone color combination, sharp yung edges, blue and then nagkaroon po siya ng touch ng carbon dito sa kanyang other body parts. And then mayroon po siya ritong light reflectors na rounded shape. At ang kanya naman pong front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. Gray naman po yung kanyang color. At ito naman pong kanyang single rotor disc brake ay equipped po ito ng rounded shape along with tupat caliper. Gold naman po yung kanyang color. Very attractive din. At ito naman pong kanyang cast wheel is para po siyang kalesa type. Black color naman po siya. Nagkaroon naman po siya rito ng lining na white. At ang mga sukat naman po ng gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong 80x80-14. Mapunta naman tayo rito sa kanyang digital meter panel display. Maganda rin mga KLM, ha? Malapad din itong kanyang digital display. Nagkaroon po ng 2-button selector dito sa bandang gitna. At mayroon naman pong mga turn signals indicator, engine check warning, and then yung kanya naman pong high beam and low beam, makikita natin dito sa kanyang mga light indicators. Pagdating naman po rito sa kanyang button selector, high beam and low beam, turn signal selector, horn, and then ang kanyang rear brake. Sa kabila naman po, mayroon pong on and off itong kanyang headlight, ang kanyang electric starter at ang kanya naman pong front brake. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng mechanical key. May lock na rin po siya for safety purposes. Mayroon naman po siya ritong side pocket, may kaliitan, pwedeng paglagyan ng mga coins. Sa kabila naman po, medyo mas maluwag, no? Pwedeng maglagay rito ng mga mobile phones or yung mga malalaki naman na mga gamit. Mayroon din po siya ritong hook sa gitna na pwedeng pagsabitan ng ating mga pinamiling mga plastic bags. May nakalagay naman po dyan na maximum loaded is 1 kilogram. So medyo may kagaanan yung kaya niya lang i-handle. Ang kagandahan po rito sa mga scooter is mayroon po itong maluluwag na footboard. Sakyan naman natin para makita natin kung spacious ba. Ayun, saktong-sakto lang naman yung ating mga paa, no? Ang kagandahan nito, malaya po nating maigagalaw ang ating mga paa. Lispatig po pagdating sa mga malalayong biyahe.
Nasa center naman po yung kanyang battery. At dito naman po sa kanyang side stand, ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch. So once po na naka-engage yung kanyang side stand, ay hindi na po mag-turn on or mag-ooperate ang ating scooter. So sa ganong paraan po ay maiiwasan po natin na madisgrasya dulot po nitong side stand. At ang ganda rin itong kanyang body cover, no? Yun nga lang, napakaraming decal rito. May makikita tayo rito na 125i in gray color along with yellow. Ay nakalagay naman po rito na Euro 3 certified. So pagdating sa kanyang emission, malinis na rin yung kanyang buga ng usok, no? Nakakatulong na rin yan sa ating environment. May nakalagay naman po rito na VZ. Ito naman po yung kanyang model name. At pagdating naman po rito sa kanyang engine, maganda rin naman, very attractive, no? Napakalaki rin itong kanyang air filter or yung kanyang airbox. May nakalagay po rito na Benelli in white color. At ang kagandahan niyan, mayroon po itong integrated na kickstarter. Kung halimbawa, sabihin na lang natin, no, mahina na yung battery, palitin na. Ang advantage niya is mayroon siyang kickstarter na kung saan ay pwede po nating sipain or paandarin itong scooter through kickstarter. Anyway, pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ito po ay mayroong 125 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, naka 4-stroke at 2-bulb po ito. At ang atin pong Benelli BZ125 ay meron pong 137mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway, mga KLM, ang aking height is just around 5'6". Flat-footed tayo rito. At ito, mga KLM, ay highly recommended talaga ito para dun sa mga kababayan natin na flat-footed. Dahil kayang-kaya niyong i-maneuver to. Napakababa talaga ng kanyang ground clearance. At very attractive pala itong kanyang rear suspension. Dahil nga po, mayroon na po siyang canister, no? And then, more reliable to, ha? Nakakapagbigay po ito ng magandang bouncing performance. Hindi mo na kailangang mag-aftermarket, mapurma na po itong kanyang stock na rear suspension. Yung color naman is silver, and then yung kanya naman pong coil spring is red. Mapunta naman tayo rito sa kanyang taillight. Napaka-pointed ng pagkaka-design. Very unique din, no? Nagkaroon pa siya rito ng daytime running light. And then sa mid naman po, nandirito yung kanyang main light. At dito po sa magkabila, nandirito naman po yung kanyang turn signals, no? Napakaganda rin. Dahil nga po mayroon pong daytime running light dito sa bandang itaas, LED na rin po yung kanyang ginagamit sa kanyang turn signals. Mayroon naman po ritong susian, no? So check naman natin, mga KLM, ito pong kanyang upuan. Malambot din, no? Matte black naman po yung kanyang color. Ngayon, silipin naman natin itong kanyang underseat compartment. Maluwag din, mga KLM, no? Marami na rin po tayo ritong mailalagay na mga personal belongings. Gaya nitong tools, or di kaya jacket, gloves, no? Kasyang-kasya naman rito. At mayroon po palang bilog rito, napansin ko lang, mga KLM. Mayroon din po pala siyang integrated na USB charging port. Na kung saan ay pwede po tayong mag-recharge ng ating mga gadgets or mobile phones. So malaking bagay yan, lalong-lalo na po kapag tayo po ay maglo-long rides dahil kailangan natin yan. At ito po, nandirito rin po underseat compartment. Included na rin po rito itong kanyang fuel tank. At ito po ay mayroong fuel tank capacity na 5 liters. So malaki-laki na rin po yung kanyang fuel tank capacity. Well, anyway, close na po natin to. Ito pong kanyang integrated na grab bar, maporma din, no? Aim shape po siya, sharp yung edges. Itong aim shape na to, the same lang din po dun sa aim shape design nitong kanyang taillight. Kaya very attractive din po siya. Silipin naman natin itong kanyang rear fender, no? Ito pong naka-imbus na part na to, ito po yung kanyang plate light. Ito naman po yung kanyang plate holder at sa baba naman po, may added reflector lights. At kitang-kita natin mula rito, no? Yung kanya pong rear braking system, may equip po ito ng mechanical drilling trailing. Or yan po yung tinatawag nila na drum brake. Dumako naman tayo rito sa bandang likuran. Silipin naman natin itong kanyang gulong. Ang kanya naman pong gulong ay may sukat na 100x70-14. Saktong-sakto lang naman pang city riding condition. Maganda rin, no, itong kanyang stock na caswell dito sa likod. Star naman po yung kanyang design. At sporty looks din yung dating nitong kanyang stock na muffler. Nagkaroon ng two-tone color combination dito. May dual exhaust pala to, mga KLM. Yung tip naman niya is silver. Ganon din po itong kanyang head protection guard dual color. Nagkaroon pa ng touch ng carbon rito, no? Tas silver finish po rito sa bandang gitna.
At ito po ay equipped with air-cooled. So, saktong-sakto lang naman dahil nga po itong scooter na to is ideal po siya pang city riding condition. Kaya para po dun sa mga naghahanap ng scooter na matipid sa pagkonsumo ng gasolina, at the same time napakababa ng ground clearance, kayang-kayang i-maneuver, saktong-sakto ito para sa inyo. At ang presyo po ng ating Benelli BZ125i ay nagkakahalaga po ito ng 72,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang down payment, kung gusto nyo pong maglabas neto, ay kailangan nyo lang pong mag-down ng 3,000 pesos. Imagine mga ka-LM, 3,000 pesos lang ang down payment neto. Magkakaroon ka na po ng magandang scooter na kagaya nito. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 3,710 pesos. Sa loob po yan ng 36 months. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas nitong kanilang Benelli BZ125, ay maaari nyo po silang puntahan. Dito po yan sa Benelli Dagupan City, Pangasinan Branch. At ang kanila pong operation time para po sa mga gustong magpunta rito is starting 8 a.m. until 5 p.m. from Monday to Saturday.